Good evening, mga kaibigan. We are now back for our Epic League coverage, the official Filipino broadcast nga po ng Epic League Tournament. And this is the Game 3 between Mud Golems and the Lions. At kami pa rin ang inyong makakasamang shoutcasters. This is JB. And this is Casey. Yeah. And yun na nga, guys, Mud Golems was forced this on a game number 3. Kaya nandito tayo ngayon. Shoutouts muna andyan sa ating chat. Yan. Hello. Na may nag-aantay na rin for the next series. Yan. Na game 3 pa daw. Well, in-expect ko naman talaga for Mud Golems na mag-game 3 nila to. As we've seen the placing sa group stage, maganda yung current placing dito ng Mud Golems. Dahil they are sitting at 7th, pero may apat pa silang series eh. So mahabol pa. Imagine kung may panalo nila lahat ng series na yun. Diba? So, advance sila, I think, sa upper bracket. Pwede. Malaki pa yung chance. Ha? Pero yun nga, this is gonna be the game number 3. And before we proceed, quick shoutout sa ating mga sponsors, Predator, Steel Series, Red Bull, syempre mga kaibigan, at yun nga pong Enervon Active and Multivitamins, Ginseng, and Royal Jelly. Try it and feel the difference. Yung. Mm-hmm. Okay. Uy, may hashtag yun ha. Active Lifestyle and hashtag Comeback Active. Oh, active. Hindi comeback style. Ops. Pero yun nga. Uy, teka lang mga chong. Meron pala akong papakita sa inyo. Ah, wala dyan. Yan. Wala pa eh. Pero, antayin natin mamaya yan. Siyempre, actually, may nag-photoshoot na kanina. Oo. Oh. Na primerahan na ng mga tropa natin. Ayun. Sige. Ito nga. Papakita natin. Sorry mga kaibigan. So it's December. Kasi ayan yung ating mga ilalabas. Sana, bigyan. Sana lang naman. Hindi ka mawawalan, Casey. Siyempre. Hindi ka rin magkakaroon. Ay, hindi ko naman sinabing magkakaroon tayo. Pero syempre, mga kaibigan, nilalabas namin yan soon enough. Antayin nyo lang yung promotions and mag-photoshoot. Photoshoot muna kami dito. Para dyan, mga kaibigan, abangan nyo yan. And ready nyo kayo sa pag-order. Ganun nung naman. Zapno shirt. Ba't wala ko niyan, Char? Zapno. Gamel ka. Pwede. Ayun nga. Para sa magkaroon ng shirt. Ayun nga, Machong. Pero, syempre, quick shoutouts to everyone. And guys, this is the game number 3. Ate Casey, pintahan mo nga. Ano bang nababasa mo dito sa ating game number 3 na to? Ang pinta mo dyan. Pinipintahan ko. Hindi ko alam kung bakit nag-first pick. Viper. Yung Mud Golems. No? As for Alliance, nasecure nila yung Lina. Inagaw nila sa Mud Golems. Alam natin si Boraniha, 2 games na siya nag-Lina and maganda yung performance niya parehas dun sa Lina yun. Kahit yung game number 1 talo sila, maganda pa rin yung performance. So, might as well, kung hindi mo ibaban, dahil ang daming priority dito ng Alliance na parang sayang yung ban kung ibaban mo yung Lina. So, sila na lang kumuha. And si Lim, hero din naman niya yan. So, yeah. Why not? Tsaka ang lakas ng Lina eh. Ang lakas ng Lina in terms of team fight. At tsaka kaya niya sumabay kay Viper. If ever na Viper mid to. Pero I doubt. Feeling ko ano to, offlane. Offlane ulit. Mm. Offlane Viper. Pwede. Malaki naman yung chance. Pero yun nga mga kaibigan, we are now here for our game number 3 as we've said. Pero bago tayo magtuloy sa ating chismisan, syempre bet na kayo sa PNXBet mga kaibigan. Do not forget to register under our code LUPON WXC. Yan, syempre bet on your favorite games, may sports, may esports at syempre live casino. But do not forget to bet responsibly. Pero Mud Golems looking for their 3rd pick and tingin ko dahil nga puro course na yung nababan dito ng both teams, they need to secure their carry or else they are left no with choice nothing. With nothing. But kasi pag nag-troll sila dito, kukuha ng Razor. Ganun yung magiging ganap eh. But Omni-Knight pick for Mud Golems. Okay. Once again with that Omni-Knight. Pero they still have the Tiny na pwedeng rumotate around the map. Kasi itong Viper and Omni-Knight, we know na hindi naman sila yung mga heroes na marotate, na malikot sa mapa. Yan. Mm-hmm. So, na-balance ng isang Tiny. So, pretty decent pa rin yung pick dito ng Mud Golems. But for Alliance, I don't know, they need
also to secure their carries as AM, Terrorblade, Morphling, Henpa, and Lifestealer as well. Wala na sa listahan. Yun nga. Pag nag-troll sila dito, it's very sad. Day. May Omni-Knight eh. Asa bagay. May Omni-Knight. Pwede pang kumuha ng Razor. Juggernaut. They have no choice. They have no choice. I think they have no choice. Ito lang yung choice na pwede nilang kunin. Closest kasi baka makuha pa. Baka makuha pa to ng Mud Golems and yung Tombstone, di ba? Easy basag lang. Late Fury ka lang pag nag-Tombstone and basagin mo lang siya. And then, yun na yun. Kung PL naman, parang 5 seconds hindi pasok eh for Mud Golems. Ewan ko, pwede pa nilang kunin yung PL. Pero Sven, still. Uy, bakit hindi ito binan ng Alliance? So, are they ready for this kind of calamity? Kasi, binigay ba talaga nila? Binan nila yung AM eh. Instead of Sven. They chose AM. Sa bagay. Pero parang ako, mas gusto ko ng iban yung Sven. Yung Sven. Kasi naging threat na sa kanila yun kanina. Ang dami nang nagagawa. Though, it's their choice, diba? Depende naman yun sa Alliance. Yuppie. Pero, who will be their answer for this Sven pick by Mud Golems? Who knows? Depende na rin naman sa kanila yan. Pero, ayun nga. Alam kong lahat kayo or karamihan sa inyo nagugutom. Pwedeng-pwede kayong tumibog. O order sa Wendy's. Tawag sa hotline 8533-3333. Available on GrabFood and FoodPanda. At siyempre, flavor of the week sila ngayon eh. Anong flavor of the week? Steakhouse Burger. Ha? Ayan. Nagugutom ah. Kaya. Thank you, thank you. Ayan nga, may paano? May pakiyat-kiyat. Yeah, natatem sa kiyat-kiyat. KitKat daw, sabi kanina ni Direk. Nakusurup mo. At sabi mo. Kiyat-kiyat. Masag sa'yo, KitKat, kiyat-kiyat. Better than profit ulit for Alliance. Hero to nilim pa. So, pwede mag-quattro na ano to, na Lina. Quattro Lina. Oo. Kasi pag-quattro yung Lina, pwede siya mag-transition into core. Yes. Mabilis siya makapag-transition into core. At saka, nakaharas siya talaga si Position 5 na Omni-Knight. Oo. Diba? And Sven on the lane. And kung magkasama dito, let's say, Lina plus isa pang offlane, Bloodseeker, I think, Gucci. Bloodseeker. I like the Bloodseeker pick here. Pogi dito. Pogi points dito yung Bloodseeker. Promise pag na-pick. Alang ganda pang zone out ni. Lina plus Bloodseeker sa lane. Tsaka hindi ganun kagalaw yung Mud Golem. So, kung titignan mo, Omni, Tiny, tapos Void. Tsaka pasok sa GA. Sorry, Viper pasok sa GA eh. Oo, pasok sa GA yun. Rapture eh. Yan. Kamot talaga. May Blood Rite pa, di ba? Pure damage yun eh. Pero, ayun nga, mga kaibigan. Boss Tinta, merong kumakaway sa iyong pintuan. Ayun nga. Sino ang kumakaway sa iyong pintuan? Si Kuya Luzbert. Shoutouts. Hi, Kuya Lucy. Pero mga chong, eto na. Ang Alliance. Tamang Luzbert ka nga dyan. Oo, sarap mo yun. Tapabulaklak sa gabi. Basag sa'yo, Tinta. Basag sa'yo sa gabi, ah. Sarap, bulak-bulak. Okay lang, okay lang, okay lang. Masarap ang dinner namin nila, Boss B. Thank you, Boss B. Sana all. Okay lang. Ay, hindi, okay lang. Nagtakoyake naman kami nila, Popeye, kanina. Sa mga nagali. Ulo, siya ngayon ng ingit. Kasi sabi ko lang. Tama. Kasi sila yung unang mga ingit. Para hindi kayo maingit sa usapang pagkain, order na kayo sa Wendy's. Kala ko si Luz Bertin, eh. Hindi, malayo yun. Sorry. Hindi na matin Luzbert. Baka malamig na yun. Pero, ulam uy, na malamig. They chose to ban the Magnus. Kasi, unreasonable din. Kasi, maganda pa rin yung setup ng Magnus if ever mapick ng Alliance dito. Because they can still put the Dead Prophet on the offlane. Oh, and Magnus on the mid. Or, pwede namang vice versa. Pwedeng yung Magnus yung mag-offlane. Dead Prophet yung mag-mid lane. But, Void Spirit for the side of Alliance. Yung mga gagalaw nga na hero. Kasi right now, Tiny pa lang yung gagalaw dito for the side of Mud Golems. Okay, Clockwork. Oh, Clockwork? Okay, is this Clockwork offlane? Possibly. They need to isolate the Omni-Knight. Ate, wait, what? De, mid na to na Dead Prophet. 10 seconds. Makakita kaya tayo ng Undying offlane? Wait. Sakit yun. Together with Lina. Tingin ko masakit yun. Offlane. Oh nga no, against the spin. Tingin ko masakit yun. Oo, Clockwork na 5. Clockwork na 5 and then 4 na Lina. 3 na Undying. Gusto ko makita yun. Mas reasonable, no?
Kasi ang gagawin lang naman dito ng Clockwork, i-isolate lang sa teamfight yung ano, yung hookshot lang, level 6 lang yung kailangan niya eh. Mm. Diba? Hookshot lang yung kailangan niya dito para kay Omninite eh. Yeah. Naku po. Ayun nga mga kaibigan. No nga pala, yung content namin sa Team Sherwin, panoorin niyo na. Ang ganda ng cover. Hindi ko nga masyadong narinig yung... Hello? Ikuwento mo sa kanila kung anong nangyari doon sa content na yun. Ay, ako sinasabi sa inyo. Ang tawag doon, one shot. One shot content. Pagka-akyat ko, okay, kanta ka na. O, legit. Tapos na. O, sige, bye-bye. Pagka-akyat ni Casey, practice ka dyan sa glitch. Set up ko yung mic. Hanap akong angle. Sinet up ko din yung tripod. Ako lang yun. Ako lang nag-shoot. Masilaw-silaw pa ako noon, no? Tapos mahangin-hangin pa. Ang ganda nga. Nakaayon yung hangin dun sa effects, eh. Yung bangs ko, eh. Pero yun. Nairos, maganda naman pagkawanta. Offlane Death Prophet! Oh, yun nga yung pwede nilang gawin din dito eh. Hindi na sa mid. Against Storm Spirit. Sa bagay. Okay, FNG post 5 and dying. But, anyways, that being said, this is gonna be our game number 3. And yun, kung wala pa kayong ginagawa, check out our Team Sherwin. Subscribe na kayo dun mga kaibigan. Madami-dami kaming contents na nilalabas. Mas frequent na than before. So, tambay na kayo dun. Madami-dami diba? Tayo. Nalaman ni Bahamut Hammer. Ayan. Saka, ganda nga nung ano mo dun. Ganda naman kasi pagka-over mo dun. Totoo lang, real talk. Man. Hands down. Ay naman. Inuuto pa ako. Diyan na bang gusto mong lunch bukas? Yeah. Siyempre, Wendy's. De joke lang. Grabe, abuso yun, no? Abuso ka. Wendy's ka na. May mga tabi-tabi dyan, ha? Alam mo ba, lahat ng binuburaot ko, Wendy's ang buraot ko. Para walang palag. Big time buraot. Hindi kasi, siyempre, supporta lang tayo sa ating sponsor. Di ba? Pero yun nga, this is gonna be our game number 3. The game ending or tawag dito, endgame na nga ng ating series mga kaibigan. Ano ba ang basa nyo dito sa ating laban? Who will be the winner? Pero gaya sabi ni Casey, for Alliance, sobrang higpit ng laban na to. They badly need a win. Mm-hmm. Diba? And for yun nga, dahil sitting sila sa 10th place, so dapat makasecure talaga sila dito ng series. Kasi dalawa na lang yung ano nila eh. Dalawa na lang yung kanilang laro right after this compare sa Mad Golems na apat pa. Yeah. So there are a lot room for errors for Mad Golems. Pero hindi naman sinabi natin na dapat magkaroon ng errors yung Mad Golems. Syempre, a win is a win pa rin kung tutuusin, 'di ba? Hindi ayaw mo naman bigyan ng reason na ma-drag down ka pa ng Alliance, 'di ba? Para so dapat ano na lang, may pagun. Ayun nga. Very well said, Casey. So, ito na, bago ang lahat, let us introduce the players for the side of Mud Golems, Fata. Para sa kanyang Omninite, Skitter on that Sven, Boraniha for that Storm Spirit, 3-3 on Viper, and Milan for his Tiny. Mm-hmm. For the side of Alliance naman, we have S4 on that Prophet, Offlane, Limp on Nina, Nico Baby on Juggernaut, Handskin on Clockwork, and FG on Undying. Yeah, pero naano sila, no? Na last pick Storm Spirit. Dito yung true pang Alliance. But, I don't know. Pwede naman lumaban dito yung Lina against that Storm. Mm-hmm. Pero later in the game, hindi kaya kapusin sila. Lane dominator talaga kasi Lina eh. Kumbaga, mawawalan ka lang ng kwenta pag ano bang mga pwedeng mawalan ng kwenta. TA. Kaso hindi, ganun din eh. Papalag pa rin Lina. Isa sa ayokong katapat yan na mid. TA. Kasi, Lina. Lina, sa bagay. Kasi pwede kang iwan yan sa Lina eh. Let's say, naharas mo siya. Pwede niya lang kunin lang din yung side lanes. Pero pagkakuha niya nga dun, mahihirapan ka na pag mataas na yung level ng Lina eh. Sa laning phase itself, sobrang... Haras niya. Ang aga mag-cooldown ng mga skill niya. Yeah. Medyo mababa ang yung... Ang taas ng range niya, ang layo ng range niya, di ba? At saka... Ang bilis na attack speed niya. Yes. Kung mapapansin niyo yung ano niya, yung attack animation ng Lina. Ah, mabilis. Compare kay Death Prophet, pag ganun-ganun pa yun bago tumama. Yung projectile, eh, no? Projectile. No. Pero ganun din naman kay Boraniha, mabilis din yung maganda rin yung pwede niyang gawing laning phase din dito. Oh, as that with that Storm Spirit. Pero yun nga mga kaibigan, isang magandang gabi sa inyong lahat. So comment lang kayo diyan. Maraming salamat sa mga thoughts ninyo. And here we go on the mid lane. Ito ha. Yan. Pag hindi mahalapit si Storm Spirit. Maganda rin kasi yung naging block
dito ng Lina early. Ah. Pero grabe, kita mo yung harassment na binigay doon ni ano ha, ni Viper with nether just toxin. Nether toxin. Pero lahati agad yung buhay. Ang kakaiba doon, tinambay ni Juggernaut. Tumambay siya doon sa ilalim or sa taas ng Nether toxin. Pero kaya nga tinambayan niya. Kasi hindi siya makapag-secure ng mga last hits eh, kung hindi niya tatambayan yun. Yan, may consumable naman kasi siya. Tsaka level 1 pa lamang. Mm-hmm. And ito ah, Mud Golems, hands down sa kanila, given nga na nung game 1 na pull off nila yung Omni tsaka Sphinx combo on the bot. Pag nagawa ulit nila yun dito, pwedeng yun yung masasabi natin reason kung ba't sila mananalo. Kailangan din talaga mag-step up ni Skeeter again this time. Nung game number 2, siya yung pinaka parang way. Oo, para na kaya nila na ipanalo yung anong yun. Pero grabe, nandito na sila. Ang tagal, ang layo ng pull ha. Isang wave yung mawawala sa kanya. Mm-hmm. No, this is somewhat bad for the side of the Alliance on the top lane, pero still para lang makontrol nila yung ano, para lang makontrol nila yung lane din talaga. Ginagawa ni Milan no, kinukuha niya yung creep, so kailangan din mag-adjust dito ng teka lang. Pero siya na yung nag-pull para dito, dito na lang sa lumalaban. Ang ginagawa kasi niya kinukuha ni Len with the help of Nether Toxin. Yes. Pero S4. Hindi mamamatay siya. Oo. Ang laking tulong kasi ng Spirit Siphon kahit sobrang unti lang ng regen na nabibigay. Tsaka si Clockwork din eh. Kumbaga, pagka ginu siya, etong si Dead Prophet, may battery assault eh. Pero, uy, Mud Golems. 3-3 will be securing 3-3. The kill for FNG. Ganda ng connection dito ng Viper ng ano eh, ng Tiny ah. Alam nila kung ano yung gagawin nila si Lane. Mga praktisado nila to. Oo. Oh. Tsaka ano lang, kumbaga, habang na-avalanche sila, free hit lang naman ng first kill dito si Viper plus Nether Toxin to follow. Ayun, laking bagay. Nung ganong klaseng harassment sa may top. Undying. This is the kind of support na taga-sustain lang talaga. Hindi siya ganun ka-mobile. Pero taga-sustain, taga-front, at taga-tanke ng damage. Pero at the early stage of the game, di siya ganun ka-reliable eh. Look at that, Fata. Tsaka parang ang hirap kasi i-zone off ng Viper eh. Mm-hmm. Kung Tiny lang, pwede. Pero kung undying ka tapos Viper and Tiny yung i-zone off mo, nether toxinan ka lang nan sa mukha eh. Oo, problema yun. Pero hindi ko alam kung nakabot si FNG. Or marami siyang kinuha. Uy. Kita mo naman dito, ang kot talaga sana. Pero Viper already have that Urn of Shadows. Ang aga. And FNG. They need a vessel for that Prophet. Oh, badly needed yun. Para hindi makapag-sustain sa teamfight. Yep. Pero kasi offlane naman to eh. So parang, bibigyan mo ba ng prioritization yung offlane that Prophet? Or you would just go for the Urn of Shadow? Parang ano lang, utility lang yung ano dito eh. Kasi hindi naman, Prophet, eh. Tsaka hindi naman sasama ng sobrang madalas sa early ni Viper. Pero speaking of, mukhang sasama na lang din siya. Oh. Okay. Sayang earn eh. Grabe naman yung sustain. Kaso, huli pa din. There's the toss. The damage of a Mud Golems is way too much for him to handle. Ay. Sulit yung earn doon. Sulit nga. Pero teka lang, Fata. Hindi nila mapatay. Pero at the moment, 2-0 is score natin. Mud Golems having the advantage. Ah. But I like what's happening for the side of Alliance on the bottom lane. Kasi hindi talaga mag-go ng Sven and ng Omni Knight yung Dead Prophet dito. And ito yung scary thing for Alliance na hindi namamatay yung offlane na Dead Prophet nyo. Kasi syempre, ang kailangan lang naman talaga sa Dead Prophet, very level dependent kasi ng Dead Prophet, di ba? Pag nakuha niya yung Exorcism, pag nakuha niya yung Spirit Siphon and lahat ng pwede makapag-sustain sa kanya, is pwede na. Basta mataas yung level niya. Gucci na para sa kanya. Pero uy, wala pa tong ultimate. Ganti. Dali yun talaga. Uy, bottle refill. Kill. Ay, ang ganda naman talagang bottle refill nun. Selena naman, hindi niya ata mag-level 6 siya but he's already got the Laguna Blade. Up and ready for the Storm Spirit. S4 staying on the bottom lane. Just keep on harassing. Yeah, wala, sobrang ganda talaga ng lane dito ni S4. Yun lang masasabi ko. Yeah. Sobrang naiilang si Skeeter. Lumasit. Gandang hero, no? Ayun, patay. Basic, yeah. Binisikan pa nga. Wala, an talaga dito. BKB is key for the spin. Tingin ko lang naman. And kailangan, parang ang hirap tumalon dito.
si ano lang. Si Sendai yung tatalanan niya pag nagko-ultimate, ang hirap patayin. Si Clockwork naman, medyo makunat din siya. Si Lina siguro, pwede. Pwede, oh. Unahin. Pero problema pa rin mamaya dito yung Juggernaut eh. And yung, yes. Pero for Alliance din, problema din nila yung Storm dito mamaya. Pag hindi nila na-set up pa ng kahit ano yun. Wala naman silang hard lockdown dito. Wala naman silang reliable stun din dito eh. Mm-hmm. Pag na-hookshot. Pero mag-latch ba yung hookshot na yun knowing na may ultimate, may ultimate to si Boraniha? Mm-hmm. Ang isang iniisip ko dito, kailangan nilang siguro makadampot. At least ng Mindbreaker. Mindbreaker ba yun? Yung Silence. Tapos pero Princess Knife. Matagal pa nga indeed. Siguro may pwedeng may mag-build ng Atos. Paso wala ding Atos holder dito eh. Clockwork? Pwede si The Prophet. Pwede ba? Pwede. Kasi mabilis naman siya makakabuo. But the sustain of Undying is right here. Mga kaibigan, madidelay yung pagkamatay dito nitong si Hanskin. But he doesn't have a way to escape right there. Double damage by Lina. Talagang may double damage lagi sa Lina. Hindi kulam dyan. May Toyo talaga yan. Si Toyo talaga. Double damage si Lina. Nakadikit eh. Inaway. Pero ang ginawa lang kasi doon ng Alliance eh, pinurse nilang mag-rotate yung mga heroes dito ng Mud Golems for Juggernaut to freely farm on his lane. Wala si Viper dyan, so free lane yan for Nico Baby. Pero si S4 ang tatanggap ng galit ng Mud Golems. Now S4 trying to go but he's way too low. Hindi niya inaasahan na matagal yung TP ni Undying. He was waiting for that soul rip. Uh-huh. Yun yung naiisip ko. Kaya siya nanlaban that time. But, saka may earn na din kasi. Yeah. Baliwala na rin kasi yung soul rip forever. Yan. Tsaka yung ano yung spirit siphon niya. Napaganda pa nga yung rotation ng Viper. Kanina, nawalan na ng kwenta yung rotation niya dun sa mid lane. But the kill na nakuha kay Death Prophet, eh, okay, Nico Baby. Nakuha yung possible stacks for Mud Golems. Nico Baby's going for the Madness. Yun na yung usual na ginagawa ngayon. Madness or pwedeng Madness Fury or pwede namang Madness Yasha. Basta pang bakbakan talaga, no? Pang team fight agad. Bilis din kasi talaga kumuha ng ano, ng neutral camp pagka may madness. Pero si Skeeter is really having a hard time para kumuha ng maraming last hits. Unlike kanina na talagang siya yung nagdo-dominate sa last hits and denies eh. Kadalasan pag may ganyang spin, dapat lamang siya sa last hit talaga eh. Masukita mo, siya yung pinaka-onting last hit na core. So meaning to say, napahirapan talaga ng sobra dito ni Death Prophet. Death Prophet. Hindi, sipin mo 13 denies. 13 denies by Death Prophet. Laking tulong nun. And ayun nga, tatambay niya lang talaga yung bottom lane. He's most likely to get that early level against or compared to Sven. But si Hanskin. Oh? Uy. Do they know? Si 3-3, nasa 3-3. Nasa 3-3 lang dito si 3-3, mga kaibigan. No. Ako po, pero there's Milan, he got spotted. 3-3 with the ultimate. Okay. And there's gonna be S4 being pop. His HP will fall, and Hanskin TP's away. No stun to stop him, but S4 will fall. Nag-commit siyang ultimate, no? Yeah. Very costly for Death Prophet. Indeed. Well, like, pinik nila yung Death Prophet. Oo, maganda yung laning phase niya. Pero, ang pinaka main role dito ng Death Prophet is to pressure the towers. And hindi naman nagagawa ng Death Prophet yun. So, I think manageable pa rin ito for Mud Golems. Manageable pa talaga. Smoke of Deceit by Mud Golems. They're looking for some kill. But Nico Baby will just cut the creep waves. Para din makabante na yung mga creeps niya. Pero, daming stock din kasi ni ano dito eh. Ni Lina kanina eh. Pero uy, another big kill. Wait. That was Hanskin sa bottom lane. Uh-huh. Yung smoke nila, nag-paid off kanina. But that it's... Double damage na naman. Kala ko kay Lina na naman. Okay, no? Lina na naman. Pero at the moment, Juggernaut's forming here just to get his core items, which is meron na nga si ditong Mask of Madness and he's now going for the Battle Fury. Good morning, Jerby. Hello, magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ayong gabi sa inyong tanan. Uy, grabe naman. Bumisaya si Ate. Tama, Bumisaya ba yun? Ayun ko alam.
Hindi ko alam. Hindi ko alam yung lingwahe niya. Naranig ko na. Wala lang. Wala lang ako. Ata, obisa ata. Nag-react lang ako. Pero look at that. Naputol na lang ang Spirit Siphon. Top 6-1 score natin. Ha? Wala to. Kumbaga, tansyahan pa lang din ang kakayahan itong nangyayari for Alliance and Mod Golems. Pero right now, in terms of objective, wala pa rin masyadong nauna. But it looks like Alliance will be getting the first objective here as they go on the bottom lane with 4 heroes. Pati yung top lane, pinipressure ng Juggernaut, but Juggernaut will go onto the mid lane. He was able to escape that possible death. Storm Spirit having that double damage. I think Alliance... pumo-position lang dito. They're ready for a team fight. That's for sure. They're both ready for their team fight. Pero double damage will be popped by Boronyi. Hindi magagamit sa team fight. Pero they don't want to lose this tier 1 tower. Kasi yun naman talaga yung main role dito. Or main goal dito ng Alliance is to get the towers. Pero uy, the Observer Wars, boys. Ooh. Kitang-kita dyan. May CCTV. CCTV, may catch-catch with the TV. Okay. Si Nico Baby, Blade Fury, sabay eskapo. Wala, mahirap combine si Juggernaut dito sa game na to. Kasi yung Tiny, parang hindi niya na gugustuhin na mag-jump in sa Juggernaut kasi mauunahan at mauunahan lang siya ng Blade Fury. Yan. At unless na tumalun si Boronyi with Malevolence. Pwede actually, pero look at that Fata. Ayun, crispy. Limp taking him down. A possible push sa may bottom tower kasi pa-shove na naman ang lane yung mga creeps dito ng Alliance. And yeah. Then, yeah. 6-2 is our score Radiant's here. 1k gold lead for the side of Alliance, but it's too early to know what's gonna happen. Yes. And to see what's gonna happen. Was Boronyi, maganda pa rin yung nangyari sa kanya. Kumbaga, lamang lang in terms of net worth ng bahagya. Bahagya lang to eh. Oo, konting-konti lang. Pero sobrang ganda ng placement ng tomb dito nitong si Undying. Medyo malayo-layo yan sa takbakan. Hindi nasulit. Hindi lang din naman nasulit. Kasi lumaban mga kaibigan. And I think Juggernaut might want to go for a push. He's got that Omni Slash. Pwede niyang ibigay. Pagkaubos na pagkaubos dito ng mga creeps at kung sakaling mag-go na sila. Exorcism. Masusulit dito ng Alliance as they take out this tier 1 middle tower. So objective-wise, satisfied. Yep, satisfied yung Alliance din dito sa ngayon. Kasi nakakuha na sila ng maraming object. Actually, hindi naman sobrang daming objective, pero lamang sila. Yan, kaya rin nakakalamang sila sa net worth dito. But Skeeter, on the other hand, going for, I think, Echo Saber. Eh, malapit na siya sa kanyang Echo Saber, so... All is well for both core. Hindi pa naman ganun kalayo yung gap ng Juggernaut sa Sven. Pero, ano nga bang bubuhay ng Juggernaut? Sorry, nakita ko kanina. Juggernaut's going for, But, oh! It did connect with the stun! First time ko makita yun. Ngayon na sumabit, parang sumama, no? Sumabit siya ng very slight, no? First time ko din yan. Nagulat ako. Kala ko sasabit siya hanggang sa gumulong si... Si Storm, si Boronyi. But, yun nga, yung pinaka-problem dito ng Alliance. Pero wala silang sagot masyado para sa Storm. Kay Storm Spirit. Kasi, kita mo naman, di ba? Hindi pa rin effective kahit nasabi mo ma-hookshot siya. Kasi makakagulong pa rin talaga siya. Tumahimik. Pag naunahan siya ng gulong. Ayun nga. Siguro mag-stun yun kung saktong tigil ng gulong tapos saktong land ng clockwork. Ah, yan. Pwede. May stun shot, may stun duration na mangyayari doon. Pero kasi, nung gumulong, tumama doon sa ball lightning. Sa ball lightning, hindi doon sa storm mismo. Ayun nga. So, hindi talaga na-stun. Kumbaga, na-dodge pa yun yung storm spirit. Stun. And, ayun nga. Let's check out this game. Shoutout pala sa mga nanonood sa atin, si Team, si Almighty Ron. Si Jerby, Ian Enriquez. Si Ian Enriquez. Okay. Good evening, guys. Hello. Ay, good morning na pala. Good morning na. Mm-hmm. Hello, good morning. Good morning. And anyways, Storm Spirit dives in. He wanted itong si Hanskin. Patay, mga kaibigan. Okay din talaga si Boronyi maglaro. Kaya, mapansin ko sa kanya, sobrang consistent niya mag-mid.
Lalo na pag nabigay yung mga gantong klaseng hero sa kanya. True, true. Na humanga ako sa kanya kanina nung game number 2. So, ang ganda ng performance niya sa kanyang Lina. And this time, having that malevolence very on a very early item for Storm Spirit. Mm-hmm, early item for Storm Spirit. Didn't expect okay, there's gonna be the ultimate of Undying. They're not done. Itong si Limp, kinukuha ng mga kaibigan. Ang ganda naman talaga ng silence. Dito na si Dead Prophet Limp. Oh, nabuhay pa ng bahagya. Kaso nga lang itong si Boronihan. Nakuha din nila Skitter with a stun for these guys. But 3-3's ultimate exorcism. Andito pa din naman. Kaso nga lang nag-expire na and Juggernaut being the problem dito ng Mud Golems. They're not done. Liquid Babies, Blade Fury expired. Kaya hindi siya makaabante. Pero to think that Storm together with the Viper namatay. Big kill yun. Sobrang tagal nilang napatay si Lina kasi dun sa team fight na yun. Kumbaga parang tumagal na tumagal pa, nabakapan pa. Although, there's no soul reap there but na-stun din kasi, nahuli ng stun din kasi si Storm Spirit kasi almost na-deplete na yung mana niya eh. Unti na lang yung panggulong na dyan eh. Doof. Ayun o. Tsaka si Death Prophet, sobrang bosset nung ano niya, nung exorcism. Ayun o. At that point, hindi makalapit yung Mud Golems. Alam nila yung threat na kayang maibigay ng Alliance. Pero Skitter dito going for Aghanim Scepter. Yan. Pero, actually, maganda yan eh. Diba? Magbe-benefit talaga dyan yung Mud Golems. Kasi, mapupuntahan nila yung Undying. Makukuha nila dito yung Lina na sa likuran lang. Yes. Diba? Tsaka yan talaga main item ng... Feeling ko main item talaga yan ng Sven ngayon. Parang kulang ang Sven kung wala ka ganim center. Hindi na siya din na dagger din talaga kasi. Parang kasi yung dagger parang sa late game. Hindi na masyadong masusulat pero... Uy, okay. Alliance. Pero wala kasing exorcism. Oh, hookshot! It missed! Muntik nang tumama dito kay Boronia kaso nga lang ages nakuha na dito nitong si Storm and Fata might fall but that is a big win. Big objective taken by Mud Golems. Mm-hmm. And 8-5 yung score natin dito. Mud Golems, na-eliminate si Tata dun sa teamfight na yan, but that's okay as long as nakuha nila tong Aegis of Immortal. Yes. This time ang may hawak nang yan, mga kaibigan. Nico Baby already got the Manta. This is very early for Nico Baby. 18 minutes, ha? He doesn't have any power. He doesn't have any fury. Pero mabilis pa rin yung item niya. Because of that Mask of Madness. Thank you, Mask of Madness. So, 2K Gold detailed by Alliance, mga chong. Tatlo naman na lamang dito ng Mud Golems. Tingin ko kaya mataas ang odds ng Alliance kasi 10 placer nga sila eh. So, parang in-expect ng mga tao na Mud Golems yung mananalo dito. So, sila yung parang naging ano underdog ngayon. And speaking of odds, JB. Oh, saan yun? Saan ba nila makikita yung mga odds na yan? Saan pa ba? Siyempre, Phoenix Bet, mga kaibigan. Bet na kayo dun sa mga tabs natin. Ayan, meron tayo dyan. First 15 kills, first 20 kills, first Roshan. So, yun nga, esports. Esports, meron dyan sports. Malapit na po ang NBA natin. Online casino, yan meron din. And at the end of the day, bet responsibly. Bet responsibly. Thank you. Okay. And siyempre mga chong, SOD there by Alliance. Regeneration. Okay. Natin ah, lalaban ba dito yung ano, yung Alliance? Actually, may mahahanap ba sila? Plano nila lumaban, pero ang katanungan, may mahanap bang away? Yun lang. Parang siga ka sa kanto, ganap kang away. Ganun yung gusto ng Alliance dito ngayon. But, sama-sama na rin kasi yung Mud Golems dito eh. Kita mo! Limang heroes, Rocket Flare. So, yung Rocket Flare na yan. Rocket Flare. Rocket Flare, tama. Nabaliw ako. Ay. Naku po. Ayun na nga. Naatos. Dito si Hanskin. Dalaban ba? Hindi na. Pero sayang yung objective SOD. Naman eh. It's okay. Objective naman nakuha ng Mud Golems. For Mud Golems, okay. Maganda. But it's not okay for the side of Alliance. Yes. Kasi nasayang yung oras nila doon. Imbis na nagpa-farm yung mga core ng Alliance, eh nakasmoke lang sila doon trying to find some kills. But wala sila nakuha doon. Eto, I think magpop-up sila na exorcism dito. Pwede. Pwede, kasi syempre laban kung laban pa din sila dito ngayon. Actually, hindi pa rin eh. Ah, they don't want to pop. Gusto nilang coveran lang si Nilo Baby. May healing ward naman sila.
Yun na. Inintay lang pala yung fortification, sabay tatasa. Pero tingin ko din na dapat nila pinap yun eh. Hindi, magugawa ta sila sa fight. I don't know, kung lalaban sila sa top lane, pwede. I mean, reasonable, ba't ngayon pinap yung ultimate na yun, di ba? Hindi so, dapat nila pinap yung ultimate na yun. Mm-hmm. Sayang yun, kasi pwede pa yun pang team. Patay pa siya oh. That's so bad. Decision making din talaga for Alliance. Kasi may healing ward na sila doon and yung normal attack ni Lina mataas din naman tsaka si Death Prophet, so pwede nilang ma-secure yun kasi ang ginawa naman ng Mad Golems dito, gusto rin nilang kunin din yung tier 2 tower dito para makakuha rin sila ng outpost eh. Same goal yung man nila, yung gusto nilang gawin doon, so dapat din na siya nag pinap na lang dapat niya sa sa next sa team fight. Sa team fight. Or kung sakali man mag-team fight sila, dapat nag-usap-usap sila. Lahat tayo pumunta sa taas. Uy, okay. Uy, hindi pa ata yari. Paalam. May imp clue ba yun? Nag-crit eh. Ati. Oo. Sipin mo, ang dying pangalan mo, pero namamatay ka na naman. Ayun lang. Dying, ang dying. Ay, ay, ay. But Juggernaut having that man to start together with that MOM. I think kaya niya naman itong ma-arouse. Itong team na ito ngayon. Kung ano meron sa kanya. Yeah, P-Ballers. Pero, uy! Level 16. And Aghanim Scepter already completed for Skitter. Nico Baby. Sobrang lalim na din dito. But he knows na wala pa namang cancel ng ganyang Blade Fury. Mm-hmm. But on the backside. Okay. Wala lang. Blade Fury TP out. We really need to TP. Shot, mga kaibigan. Basok shot. Connecting now. For Skitter. He might be in danger. Kung sakali mang makahabol. But, masyadong malayo yung tombstone. They know that one. Storm bolt out. Storm hammer out. Ransket chasing him down. Oh no. Sino ba? Ayun lang, mga kaibigan. I like that. I'm dying to I'm dying. Oh, the wordplay though. The wordplay. Pero, anyways, Tiny is going now for that 4 staff, which is napakalaking tulong kung sakaling makulong sila doon sa Cogs. Spirit Typhoon, pangputol din yan. Ayan nga. Sure. And again, that's a monkey gold lead in favor of Mad Golem still. What do you think, JB? Aghanim Scepter na rin kasi talaga si Mad Golem. Si Sven din dito eh. Tingin ko ano na to eh. Ito na yung power spike naman. Power spike ng Mad Golem. Na ano lang sila, ayaw lang nilang gumawa or pilit na... Ang nangyari kasi, pag pilit na pilit yung pick-off nyo, parang kayo pa yung nangyayari eh. Which is, eto na nga. Nakakaramdam na, na-silence pero buti na lang meron sa hilo. Nag-hookshot si Clockwork and Hookshot will not connect still. Problema yon. Kailangan mapatama ito ngayon ni Clockwork kasi nga wala naman ibang huhuli. Wala rin silang atos dito eh. One of the fewest one of their fewest lockdowns. Hex, pwede. Silence. Naku po. Uy, kaya lang, ano yun? Ayun. Ayun na nga, FNG, mamamatay ba mga kaibigan? Oh, first na nga po dito ngayon itong si Pata. And there goes Skitter. He fell down. FNG is alive and kicking. Nice play. And Storm Spirit, naubusan na nga ng mana, mga kaibigan. Nahabol pa yata dito yung Alliance. Tumalings. Tumalings talaga. Oo, tingin ko tumalong si ano dun, Skitter. Oo. Langit ang target niya eh. Kung sino na lang ma-stun, yun lang ma-stun niya. Pero oo. It's okay. Milan, got the kill. FNG will fall. Kaso, that's gonna be a tier 2 tower dead or down to the side of Antun. Diba? Slowly but surely. Wala, kinain lahat ni Sven yung Omni Slash eh. Oh, lamon na lamon, no? Sa hirap nung ganun. Sas yun. Nag-stun na din kasi siya eh. So, cooldown yung stun niya. So, hindi niya matadodge talaga yung Omni Slash. Yan. Yeah, kung may stun yun, pwede pa. Pwedeng mawala ng kwenta yung Omni Slash eh. Okay. Tingnan natin kung paano makakabawi yung Alliance. Ay, I mean yung Mad Golems. Paano sila makaka-recover dun sa maling teamfight na nangyari sa kanila. Tingin ko naman meron pa silang means. Basher? Basher talaga yung binuo dito ni ano? Ni Juggernaut. Ay, ni Juggernaut. Para makasabay din talaga sa ano? Makasabay talaga sa Sven. Pagpaluan na usapan, kailangan mo talaga ng Basher dyan or Abyssal. Pero AC si Sven dito. Okay. AC. First. What's your take?
Space. Hard spin. Think ko, walang kakancel ng TP dito ni Nico Baby, kaya nakapag-shove siya eh. Feeling ko, maganda lang sana kung mag-abisal siya, sa totoo lang. Abisal agad. Okay, pwede na naman. So, kaso may ano rin kasi siya eh. May ano rin kasi siya eh. May ags na rin siya eh. Diba parang redundant na yung mangyayari. Para lang kay Jug. Yan yung abisal, pero para lang kay Jug specifically. Sayang isang slot. Pakunat na lang siya siguro, yung spin. Or pwedeng, dalawa lang yun eh, pakunat siya, or all in siya sa damage. Daedalus, or yung Bloodthorn, ginawa na kanina. Pero, naku, mahirap to. 7 and 11 score natin, mga kaibigan. Gaano ka-convenient ang score natin niya? Gaano ka-convenient is our score and smoke? By Alliance. San? Nope. Ito ah, yung mga smokes nila medyo nag-fail for Alliance. Siguro, ina-expect nilang may vision dun sa Triangle Camp, kaya sila nag-smoke up para hindi lang malaman na nandun sila. Kasi kanina pa dun warded yata. Yes. Ayan nga. Pero, okay. Ayan na mga kaibigan. So, 26 minutes into this game. Clockwork Blade Mail. And for the Prophet, going for the BKB. And Yules. Para saan ng Blade Mail? Lotus Orb? Pwede. I think. Pwede siya mag Lotus Orb dyan. Pwede. Uy, main trigger. Sinasabi ko palang kanina. Kanina, no? Pero dapat nasa side yun ng ano, Alliance. Ng Alliance. Sa totoo lang. Pero nakuha to. Pero Barney has going for the BKB. And may 14 charges siya ng Bloodstone. I think, manageable pa rin to. Both team, grabe oh. Nag-aantayin lang sila oh. Kung sino mag-go. Yun nga eh. May vision naman sila dito. May vision yung Alliance. Kasi Roshan to eh. Roshan yung magdidikta talaga dito sa game na to eh. Yeah. Kung sino makasecure ng unang Roshan of the game. Yun yung pwedeng, pansin mo, 27 minutes na, 1K lang yung kalamangan, eh, pabalik-balik lang sa magkabilang team. True eh. So, they need the Roshan. Uy. They need some, objectives like that can uplift the net worth. Yeah. Okay. Kaso, mga kaibigan, gugawata sila dito ngayon. Oh no, Avalanche for this hands can be KBs will now be popped. The GA Milan taking some damage. Natulak pala yun. Nandun din naman. Ito si Nico Baby, but he's got out position. He will fall from the hands of a limb. Oh no. Okay, pwede pa to ha? Oh no, pwede pa to. Sabi niya ato mo KZ, but the buyback of Tiny is now up and ready. Okay, there goes Kitter. He'll fall down. Ito naman, Sir Big. Tamang copy lang naman dun sa Ball Lightning. Not gagawa pa. Oh, mag-burst na sa mga kaibigan. Oh, no. And ito na. Naku po, mga kaibigan. Itong si Tiny Allows pa din. Medyo man-late lang. Pero itong si Hanskin makukuha na dito ni 3-3. They're not in that. There's gonna be the Soul Rip. Habol ko ba? Mabubuhay na Tiny. Pero that's bad for Mud Golems. Sven ang aga niyang namatay, di niya nasulit yung GS niya. And for Storm Spirit nahuli na naman po siya ng stun dito ni Limp. Surprising me, well, no? Surprising me, nakukuha yung Storm Mind Trigger. Nakuha, no? Bibigyan nila kay Jug? Sino? Nakukuha! Wala pa pong BKB si Sven eh. Ano problema eh. Siguro kung may BKB siya dun sa teamfight na yun, lamang sila. Ayun eh. Laking tulong kasi ng BKB talaga. Kahit anong sabihin natin. Isang lightning... LSA. Ano yung lightning... Light strike. Light strike. Wala palang lightning. Lightning McQueen na iisip ko eh. Yun nga. I am speed. Ayun mga chong. So anyways, this is gonna be our game number 3. Mga kapasok pa lamang, nag 1 play score natin. Kaya tayo na andito sa ating series na to. Anong next series natin, OG? OG versus Liquid. Ooh, old versus new. Old versus new ang bakbakan.
Pwede to, pwede mga kaibigan. Pero wait lang, BKB yung isa. Ito namang. Kaya sino yung magnanullifier? Tama ako. A Jugnut. Aha. Pero tricky gold lead. At last, umabante na sa TK. Yung ating kalalamangan in terms of net worth. Caddy already completed for Nico, baby. Uy. Okay, okay. And Sven is going still for the Assault Kiras. Okay. So, galing si Nico Baby dito. Wala lang, Blade Fury TP out. Ganun-ganun lang. Eh, may abyssal pala si Viper. Yun lang. Joke lang. Yun lang. So, so ngayon, yung problema ko din eh, pwede talaga mag-show ng malalim dito si Juggernaut pag basta hindi siya mahuli dito ng Storm Spirit. Kasi mamata rin siya eh. Baga wala talagang pipigil sa Blade Fury niya. So, pwede siyang mag, ano, tawag dun? Pwede siyang mag, may tawag sa Filipino term dun eh, ng Dota. Hindi. Split push yan. Split push na lang. Pugak. JJ, iniisip ko eh. Yun, yun din iniisip ko, pero anyways, hindi ko sinasabi kasi baka iba yung gusto niyan sabihin. Pero yun, iniisip ko. No, nga ba yun? Yun yung naiisip ko na word, di ba? Dota 1 pala ginagamit na. Dota 1 is the way talaga. Pero yun nga mga kaibigan, habang nakapause pa tayo, share nyo na yung live stream. Baka naman. Opo. Again, we are the official Filipino broadcast ng ating Epic League. Sarap sa ears ng official, no? Sana all pa nga. Pero siyempre, official lang nga tayo. Official Filipino. Official na tayo. Sana always. Yan ang maganda. Sana always. So, abangan nyo yung mga tournament natin. Salamat sa tulong ng mga sponsors natin. Yeah, Predator, SteelSeries, Red Bull, andyan din. Everyone Active. And Wendy's. Tsaka syempre, Phoenix Bet mga kaibigan. And don't forget, tomorrow meron ulit tayong matches ng ating Phoenix Bet Invitationals. Oo. Maganda na ang bakbakan. So, make sure to be updated on Kuya Nix. Tsaka ito maganda. On Facebook. Yung Phoenix Bet Invitationals, ano po siya? Suporta sa PH Dota. Hindi, ano po ito? Ano mask kasi ito. Yun, mask para yan, pinabanya lang. Kasi tinatama daw, kasi inaano ko yung, ano, yung salamin ko. Sinisingit ko doon. So, pag magtatanggal ako ng face mask, tatanggalin ko pa yung salamin. Ko. Tapad na ako. Ayun nga. Ayan, relax lang mga song. Pero yun, salamat sa mga nanonood. Hindi ibig sabihin, kanina pa siya nagpe-pay attention. Shoutout sa'yo, Boss Adam. Ayan. Thank you. And ayun, kailan si Bill War yung ating playoffs? Wala pa. Bawal kami spoils. Relax! Kami lang to, 150 lowers. Kami lang to. Ayun, wala. Nice. Na hindi naglalaro pero top 1. Ay, tayo yung lucky charm. Lucky. Keychain lang tayo ng keychain. The keychain of 150. Pero syempre, itong ating Roshan, mga kaibigan, pinagtitripan at pinagdidiskitahan na ng Alliance. Ang gandang tombstone. Gandang tombstone drop dito, ha? Kasi hindi ito marireach ngayon ng Mad Golems. And bago pa man sila lumapit, meron at meron ng dadapo sa kanila dyan, Exorcist. Wala, some will be popped. Storm tries to go in. There's good silence. Kaso, eto na si Skeeter, mga kaibigan. Papalagpan na naman sila dyan. While itong si Nico Baby will secure that Aegis. You're not done. Skeeter being the target here. Oh no, he will fall from the hands of Nico Baby. 3-3 naman. Nakuha pa niya dito itong scan skin. Pero dito pa rin tapos yung bakbakan. 3-3. Nakuha pa si Nico Baby. That's gonna be double kill for this Juggernaut. 2-4-2 trade. Pero ang kaiba ha, dalawang core para sa dalawang support. And I don't like what's happening for Skeeter. Yeah. Na isa lang yung napapatay niya and then trade na agad yung sarili niya, yung buhay niya. Uh-oh. And support lang yun, ha? Siguro ang hirap lang din talaga kasi pasok pa rin talaga sa BB yung EXO eh. At saka kahit na magano siya, kahit na magpapa siya ng kanyang GA. Kahit mabigyan pa siya ng GA. Diba? Blade Fury lang ni kaibigan yung Juggernaut pumapasok din. True. So, masakit na rin talaga yung ano dito. Yung Juggernaut dito. Look at the gap. 5k. May ano yan ah. Ito. May cleave yan ah. Ayaw, walang Fury or whatever na pang ano si Madness Nico lang. Baby. Madness lang. Kaya kita mo talaga yung ano, yung kaibahan.
Yan, Daddy Ferenc. Daddy Ferenc. Pero look at that. Jog in Sven. Wala rin kasi ako nakita any stats for Sven na pwedeng mapag-up niya. Actually, meron. Pero nanakaw kasi ni Nico Baby Kunti kanina. Kasi, hindi, tsaka yung Ancient. Let's say yung Ancient, dapat ma-stack yun kaso hindi na nagawa ng Mad Golems. Golems. Si Sven, nag-Omninite sila pero hindi ganun ka-all-in sa stacks yung Mad Golems. Nakita na nila kanina na medyo off na yung nangyayari sa bottom lane ng Mad Golems. So palang dapat yung decision making nila na mag-stack na lang ako. Iwan na kita dyan. Hayaan na lang natin na... Or but, isin mo na lang yung lane. Kasi kayang-kaya naman mag-neutral ni Sven ng maaga eh. Because of his team. Pero may tanong dito eh. Ano yun? Ano masasabi sa picture ni Red KJ? Isa lang masasabi ko dyan. Kailangan ng kumilos-kilos ni Pinoy. Kilos-kilos! Galaw-galaw, baka ma-stroke. Pero teka lang, yung Alliance, gumagalaw-galaw na nga dito sa may top lane dito ng Mad Golems. Grabe yun. Lina, plus Juggernaut, papasok talaga yung damage dyan. And sobrang defensive na nga dito nitong Serena popping out with BKB together, having that BKB and the Lincoln Spear exorcism for them to push the tier 3 middle tower. Good commitment, nicely done. That's gonna be tower down. Pati atas ito, Prox, pero teka lang, itong Storm Spirit, magko-commit. Gustong kunin si Nico Baby, but there's gonna be some ages, but the Blade Fury to escape. Etong si Skitter, makukuha pa ba mga kaibigan? Naiigo pa naman si John, but he's falling low. Though, hindi siya mapapatay dito, Storm Spirit naman, mag-breach ng backlines, but there's gonna be Nico Baby, ages committed, while itong si Boraniha, wala na siyang mana, it's way too dangerous to fight, but the Tiny, with the dagger and the blinks, nga lang, mapapalag pa rin naman sila dyan, BKB dito na itong Selena na ipop na, at yung Alliance, escape muna. Okay. Retreat lang, hard reset for them, kasi wala na rin talagang mga ibabato. Tsaka sayang din kasi nakakuha na sila ng objective doon. So, goods na yun para sa kanila. Nakakuha nila yung, ato, melee? Yeah, melee set of rocks. Melee rocks lang. So, yun nga mga chong, very important thing na naipanalo yun kahit paano ng Alliance. I mean, nakakuha sila dito ng something in return. Yeah. Na objective. At least. They at got least something in return. But again, let's look at the net worth of Juggernaut compare kay Sven. Na walang Juggernaut na walang Fury. So, na-surprise na ganito yung nakikita ko. Dapat si Sven yung na-outform si Juggernaut dahil wala nga siyang Fury, wala siyang any help to boost his farm. Wala eh. Mang nangyari kasi nabibigyan si Sven. Diba? Hindi siya nagkakaroon ng space. Tsaka sumasama siya sa teamfight eh. Sumasama sa kanya umiikot yung teamfight. Kasi all in nga sila dyan eh. Nag-pick sila ng Omnite eh. So expect mo na lagi nakak-over si Sven. So pwedeng puntahan lagi ng Alliance yan. Yeah. Kaso, yung Storm nga on the way na sa kanyang Ags. Yes, he's going for the Aghanim Scepter. BKB already completed for Storm Spirit. Storm Spirit sitting at level 20. 5 more levels para makapag-defend siya na maayos. Kung dadating sa puntong nag-level 25 si Boraniha, pwede nila ma-turn around to. Pero kung hindi hahayaan ng Alliance na okay, level 20 pa lang si Boraniha, let's take this opportunity para i-pressure yung objective. Kaya pansin mo, sasama-sama na talaga sila. Oh, tsaka kung tutusin, ano na to eh, onti na lang mega na eh. For Alliance, bottom na lang ata, hindi nila nasushove up ng maayos. Yeah. After taking that one, kunin nila yung natitirang barak sa may mid. And then ayun na, yun na yun. Diba, pang end game nyo, teka lang. Waiting for the end game. Mad Golems just waiting for the end game. Ayan. So, anyways guys, Alliance is really wants this game. And, teka lang, paplag sila dito. Naku po. Okay. Hindi pa. May point sila! Bye! Yung frontliner, medyo mawala agad kaso nga lang nag-buyback sa dito ngayon. Etong si Hansky naman, tumitik ng damage, but the blade mail will be out, though he will fall from the hands of Magolems 3-3. Out na lang muna dito yung Alliance, kaso nga lang yung ultimate dito nitong si... Medyo off yung cog dun, ah. S4 andon, yes, medyo off yung cogs. Hindi nakataan si The Prophet.
Hindi nila nasulit yung ulti nila traffic ko. Ayan. Kasi off-guard. Pero may observer rewards din kasi yung Mad Golems doon. So anytime, pwede silang gumaw din talaga doon once na may out of position. Na-force nila yung buyback dito na FNG. But doesn't matter. Yun yung tanong. Hindi ko matter ba yung buyback ni FNG o parang... Display lang. Wala lang naman. Yung feeling ko, ano, mamaya pa natin malalaman yan. Kasi pagka-buyback niya, saktong pulasa na din naman yung Mad Golem. Aha, pero diba? Uy, tier 4 items for fourth side of Mad Golems. Kailangan siguro nila to. Ito yung isa sa mga magaganda talaga for tier, for mga neutral item. Yan, diba? Yan. Pwede makapagpa-turn around din talaga ng teamfight. Oo. Ayan, let's say meron kong Princess Knife or ano pa pang mga... magagandang item na pang turnaround. Spell Prism, laking tulong. Spell Prism, maganda rin para kay Storm Spirit. Timeless Relic. Timeless Relic, oh. Tsaka yung ano, yung lamp. Lamp, yeah. Oh, nakalimutan ko yung tawag. Reset, magic lamp. Okay, magic lamp, yun. Kaso, Alliance, andito nga mga kaibigan. I think they're going for a pick-off. Wala mangyayari sa kanila eh pag di sila lumabas ng mapa nila. Kumbaga forever na lang sila magde-defend. So kailangan nila gumawa talaga ng play na sila'y mauuna eh. Risky play, pero pag na-pull off nila, pag na-pull off nila eh... Sulit. Yan, sulit na sulit niya mga kaibigan. Pero Alliance, gustong sulitin ang SOD. They're now looking for a kill, I guess. Pero... Teka, 5 months God. Smoke for the side of Alliance. See what's gonna happen. Skeeter and Omni-Knight naka-position dito. Pero Roshan is up. Ooh. Ang huling sayaw for the side of Alliance. This is possibly their last dance, if ever, na makuha nila tong Roshan. Uy, teka lang. Pause muna. Relax, nadisi kami. Relax lang kayo. Easy lang. Shout out to our viewers here on Epic Twitch chat. Underscore. Lupon WXC. Yan, shout outs, magandang gabi. Actually, magandang umaga na 'yan, no? Umaga na. Good morning. Yan, Bumblebee, Ian Enriquez, si McDonardo. McDonardo. Ayaw mo, Amira. Siyempre. Pendis pa rin. Inaway. Lala ka lang. Yan. Hindi, ano kasi yun, yung Japanese pronunciation na McDonardo. Alam mo, Japanese version ng ano, ganyan. Wak Donald! Nalaman ka ng anime, ah! Anime. Yung W, no? Oo, nakagano'n ako baliktad. Kasi bawal eh. Tama, so, Wak Donald's. Mahusay yung mga ano. Wak Donald's. Anyways, yun nga. Oh, grabe naman. Aganims. Jeez. Ages. Pag na-uwain lahat ng Alliance, pwedeng-pwede, palag-palag yan. Aganims kay ano, no? Kay Clockwork. Oh, Clockwork pwede. O kaya kay Jug. Oo. Ano na yun? Yung Swift Slash. Yan. Grabe ka naman sa mga gandang umaga, mga brother. Pwede bang brother and sister? Yeah. Hello, ako lang to. Sisi. Ayan, mga brother and sister. Good morning. Heaven Sent. Ang ganda ng pangalan. Heaven Sent. Oh my God. Parang sa kanta ko nadinig yun. Heaven. Basta yun. Pang lyrics yung ano. Oh, pang lyrics yung ano mo. Ayan, Crunchy Coco. Nabasa ko yun. Anong next game natin? OG. Ay, hindi. OG versus Liquid. OG Liquid ba? Yeah. Oh, OG Liquid. Yan. Okay. Mm-hmm. Pero AG's advantage, only fire for Nico Baby. Bagay. Para wala rin talaga mag... Wala, pinababara na lang ni Nether Toxic. Hindi ko masyadong naintindihan yung first pick Viper. Hindi siya gaanong impactful. Pero teka lang, ito na nga po ngayon. Ay, episode! Nabuhay pa. But there's gonna be... the Omni Slash. Pero niyo, pati si Sven nag-Omni Slash din. Nakipagsampalan ng espada kay Nico Baby. Kaso nga lang, papalag pa rin naman sila dyan. Itong si Hans kinakuha na ako. But there's gonna be the original
Nico Baby taking out Sven. He might fall but the Aegis is still up. Kaso nga lang, di pa siya ma-burst down. Burst down mga kaibigan. Nakapatay pa. Bago man lang na-ipop yung Aegis, there's gonna be some buyback by Omni Knight. Kaso nga lang, si Sven tsaka si Viper, wala nang buyback yan. Pwede pa lumaban. Triple kill for Limp. He's the one who stepped up in this game. In this game, number 3. Yuppie, as well as Nico Baby. And yes, pati si Nico Baby. Kanta nung ginawa niyo doon, buhay na buhay pa rin siya. Wala sila talagang pang-contra dito kay Juggernaut, pero... Uy, bakit? Grabe, pause sila dito. Nadisi nga si Kuya mo undying. Aha. Yeah. Pero ano na lang to eh, bottom rocks na lang to, and yung mid lane, sasagitin na lang din nila dito eh. Although, wala nang Aegis, I think. Pwede pa for Boronia, wag lang siya. Ay, silence si Boronia. Yun diba? Lang. Oo, silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Si Espor, ang ganda kasi ng mga silence niya dyan. Wala man lockdown. Tigil talaga si Boronia. Top lane to, ah. Nasulat sa Noisty. Nalis ay, na sa Noisty. Stop, ay, bigan, napatahimik. Buti na lang na 4 stop, but there's gonna be the... Oh. Ano yun? Sinuli? Uy, sige, Faye. Sinuli? Ano yan? Mask of Madis? Ah, binababa na yung gamit! Ano yun? Ano nyo? Agit! Tiga! What was that, mga kaibigan? Good silence? Lockdown itong si Boronia. There's gonna be the Storm Spirit falling down without ala, any buyback. GG got called in Milan. Mabababad lang dito kay Limp. And that's gonna be our game number 3. Aha, and no buyback. Yes, no buyback first win. As Alliance gets the series. Actually, they really need to win this game. So favorable to para sa kanila. Kasi, yun nga, nasabi natin na dalawa na lang yung laro nila dito sa group stages. Compare sa Mad Golems na apat pa yung lalaroin nila after this series. Yun nga. And marami pa silang games to get up. Uh-huh. on this group stages. Yeah. For that's Alliance, it. Very good win for them. Well played. At yeah. last. Nico Baby not dying on this game. Oh. Mm-hmm. Pero yun, uy, dami nakataya sa Dehado ata. Ah. Kasi di ba Alliance, mataas daw yung Dehado, odds. Dehado na dito. Mm-hmm. Tingko mataas odds niya kasi nga 10 placer yung Alliance. Yung and Alliance. Mad Golem 6 placer. And nagpapakitang gilas talaga yung Mad Golems dito. Yun nga lang. Nabigyan sila ng Alliance. This is the Alliance we know. Yeah. Pero syempre, before we proceed sa ating break at sa ating second series, quick shoutout sa ating mga sponsors, The Armory, Predator, Steel Series, at syempre Red Bull. Pero sino pa ba iba natin sponsors? Mm-hmm. We also have Phoenix Bet. Yan. And Wendy's, yan. Guys. Phoenix Bet po, kung wala pa po kayong... account, make sure to register under our promo code LUPANWXE. Yeah. And for Wendy's naman, you can order it on Grab and Foodpanda. Kung hindi naman po, you can dial it on 8533-3333. And yun, syempre, Enervon Active with multivitamins, ginseng, and royal jelly. Try it and feel the difference. Hashtag active lifestyle and hashtag comeback active. So yun nga, syempre, eto na. Proceed na tayo sa ating next series. Abangan nyo na lang yan, pero muli. And this has been your shoutcaster for this series. Thank you so much, guys. This is KC. And this is JB.